Tapos ngayon po, nung makatulog po ko doon sa kaibigan ko, yung mukha ko noon, wala pa ang mata ko, sobra pang itindi ko, grabe pang ito. Sobrang pagod. Po, ay bag ko, pwede pa malagyan ng kaldero sila. Okay, tapos nung time na yun, after one week, hindi po ako nagpakita doon sa mga kapitbahay na yun. Wala po akong ginawa, bawat gising ko, inuma ko na ito, antok na naman. So, pero yung pain nandun pa? Nabawasan na po yung pain ko doon. Tapos, di po ba nag-chat po ako sa inyo doon? Doc, okay lang po ba itong nangyayari sa akin na panitulog po ko? Na halos sa gabi na lang po ako kumakain. Sabi po niyo, okay lang. So, ang tinanungan ko niyan si Dr. Efren Marie. Siya din po yung nagpaliwanag sa akin dito. Siya yung nag-explain kung paano ko gamitin yung healing lotion. Pag-inom nito kung paano kasi hindi po nagpaliwanag ng gusto ni Sir John sa akin sa isin ng pag-uusap namin nung time na yun. So, yun po. Ang nangyari dito, so, kung paano may namingan ako na ako na isa nito, yung bahay na tinulungan ko, dahil after one week po nun, nakita po nila yung pag-iba ng mukha ko. So, nagiging maliwalas daw yung Sumula na nawala yung pain. Hanggang ngayon, wala na po kayo nararamdaman. At sa simula ko na nawala yung pain ko, 2 weeks lang po. Within 2 weeks lang, nilaklak ko to. Naubos ko po ang 4 na piraso nito. Lima. Kasi binigyan ko nila ako ng 7 ganito at saka isang healing lotion. Parang, ano na lang po ata, libre na lang po ata. Yung iba kasi pinapointak po, sobra po yung ano eh, yung package na pinadala nila sa akin. So, yung time na yun po, ang nangyari po ng ganito, after 2 weeks ko pong paglaklak na ito, yung kapatid ko naman po, mahina din siya dahil may TB pala siya. So, yung time na yun, isip bilang isang panganay na kapatid. Hindi ko rin natin isang kapatid ko dun sa kapitbahay namin at inuubo ng inuubo. So, ang ginawa ko po nun, binala ko po yung healing lotion. Yun ang pinanghaplas ko sa kanya, minamassage ko. Hindi ko pa siya pinacheck up noong time na yun. Hindi ko alam kung anong sakit niya talaga. Akala lang namin ordinaryong ubo lang. Kasi nung dumating ako, hindi ko siya maasikaso dahil sobrang hirap talaga ng katawan ko. Sobrang sakit ng dyan po nung time na yun. So, nung medyo gumaling na ako, sabi nila, ganyan ka na magbuka? Kaiba na, no? Ang bilis, actually kanina nung nakita kita, hindi ko akalain ikaw yun. Kasi nung nakita ko, sabi, ang bilis maglakad nito. Kasi nakita kita, pumunta ka rito eh. Okay, tapos bumalik ka. Sabi ko, si ma'am na ba yun? Tsaka iba na yung aura. Kaya, sabi, na dalawang isip pa nga akong batiin ka eh. Kasi nung nakita tayo nun, halos parang kang robot eh. Maglakad yung ano mo. Tapos ngayon, saka, di ko ba yung natang sa inyo, naglalakad ako. Oo, may dala ako. Kasi masakit nga. Tapos dala ko yung anak ko. And pag naglalakad ako, kailangan ko nahawak. Tapos nahawakan ko talaga dito ko. Then sobrang sakit talaga. So ngayon, anong, wala kang as in naramdaman na parang mayroon pa. Walang kirot, wala nang ano. Wala nang bigat, hindi na siya ano. Wala na po. Pati yung sakwitan ko po nun, 1 week po, 5 days, nawala na po. Wala na siya. Opo. Tapos, ilan na, ito na ako ngayon. Oo, masig na na. Hindi pa ako nagpa-ultrasound ulit, pero makita naman siguro. Yes, yes. Oo, oh, pinkies na po yung mukha niya, hindi ka tulad noon. Iba na po yung aura. Opo. Aura ko talaga, iba na. So, si yung brother ba yung... Yung brother ko po. Na may tuberculosis. Na may, ano siya, miliary milyari pneumonia pulmonary TB. Oo. Nung dinala ko po siya sa doktor, gumagano na yung doktor. So, yun yung result yung sinend niya sa amin. Sabi niya gano'n. So, yung result ko nung exam niya, pinasa ko po sa inyo. Ang ginawa ko po, nung time na hindi daw talaga siya makatulog, nakabingin na lang po siya ng dok. Hindi na siya makahiga. Masakit. Ng katawan niya. Tapos pag hinilip ko siyang gano'n, parang nag-alun-alun na po yung likod niya. So sabi ko, baka wala na yung ano to, wala na akong baga dahil sa pagkabigasan ng ulo siguro ng mga tao din po, no?
yung ginagawa ko niyang almusal niyang kape at sigarilyo. Tapos, hindi po kakain ng kanin. Mga alas 9 ng umaga, mag-start na ang group ilong. Puro na lang ganun. Tapos, magsasaway ng asawa, siya pa yung group. Nung time na yun, pinursigi ko siyang, pagkatapos ko siyang hiyote, after 3 days po nun, pinursigi ko talaga siyang ipa-check up.